Nagkainitan sina Customs Commissioner Nicanor Faeldon at Senador Antonio Trillanes IV. Sa pagdinigyan ng Senado kanina, kaugnay ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu na nakalusot sa customs. Tinanong ni Trillanes si Faeldon kung may katiwalian sa hawak niyang ahensya, pero tumanggi si Faeldon na sagutin ito. Ayon kay Faeldon, tila nahusgahan na siya ni Trillanes base sa mga nakaraang pahayag nito. Binantaan siya ni Trillanes na ipapa-cite for contempt. Umawat naman si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon at sinabihan ng dalawa na huwag dalhin sa pagdinig ang personal na iringan. Nilinaw ni Trillanes na ang sinabi lang niya ay nasa heart of the issue, si Faeldon. Bandang huli, inihayag ni Faeldon na iniimbestigahan niya ang umano'y TARA system sa Bureau of Customs. Binusisi rin sa pagdinig ang tungkol sa mga port collector ng customs na galing sa Davao City. Ayon kay customs broker Mark Taguba, narinig niyang bahagi ng umano'y Davao Group ng Customs si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Pero pag-amin niya, hearsay lang ito. Nagpakita si Trillanes ng mga litrato na magkasama ang negosyanteng si Kenneth Dong at si Vice Mayor Duterte. Kinumpirma ni Dong na kilala niya si Vice Mayor Duterte pero acquaintance lang daw. Dumalo rin sa pagdinig ang negosyanteng si Richard Tan. Iginiit niyang nirerentahan lang niya at hindi raw siya ang may-ari ng warehouse sa Valenzuela kung saan nadiskubre ang bilyong pisong halaga ng shabu. Pero hindi naman naniniwala si Senador Manny Pacquiao na hindi alam ni Tan na droga ang laman ng container na dinala sa warehouse. Muli ring binusisi kung paano nakalusot ang shabu shipment sa customs. Ayon kay Customs Deputy Commissioner Natalio Ekarma, hindi ginawa ng maayos ni dating Import Director Maestro Campo ang kanyang trabaho. Pero paliwanag ni Maestro Campo, hindi siya hiningan ng alert ng customs officer na si Larry Bert Hilario. Sabi naman ni Hilario, wala siyang natanggap na impormasyon na dapat ilagay niya sa red lane ang shabu shipment. Bago matapos ang pagdinig, iminungkahi ni Gordon na isyuhan ng whole departure order sina Richard Tan at Manny Lee na nagbroker umano ng shabu shipment habang patuloy ang investigasyon. Sa August 22 na ang susunod na pagdinig ng Senado.